Anyway, mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Giyernes, March 12, 2021. Happy Weekend Friday po tayo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan muna natin ang ating Stock Daily Review Update ng ating Stock Market Philippines. Kasama ang ating PSEI, ang ating stock na si Dito, si PHA, si EPL, ang ating BEC, si BUL, at ang ating Lodi, saka naman pati ang ating Prime. At sisilipin din natin ang naging stock summary of trading day naman. Saka dito pala guys, sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Okay guys, huwag na nating patagalin. Halina kayo at pag-usapan na natin ang ating Stock Daily Review Update ng ating Stock Market Philippines ngayong March 12, 2021, Friday. Papasukin na natin. Okay, i-discuss muna natin ang ginawa ng ating Philippine Stock Exchange Index kanina sa trading day ngayong March 12, 2021, Friday, no? Kaya closing ngayon. Last trading of the week pala ngayon guys, no? Kaya Monday na ulit yung balik natin. Okay, ang ating index kanina ay nag-open ng 6,734, nag-low ito ng 6,693, at nag-high ito ng 6,749. Saka naman ito nag-close ng 6,728.55 at up ang ating index ng 0.14%. Pero ganun pa rin, no? Dahil bear market, ang ating mga foreigners nagkaroon pa rin ng net foreign selling for the day. Check natin ang record nito sa ating mga foreigners. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng negative 602.86 million na net foreign selling, no? Yan guys, makikita ninyo pulang-pula ang record natin sa mga foreign investors. Kaya ngayong weekend, aralin ninyo yung mga stock na korsonada ninyo guys, no? Para next week, ready na ulit, no? Sa trading. Kasi ang importante sa ating bear market, magkaroon tayo ng proper planning sa ating mga entry, exit, yung ating mga trailing stop at yung cut loss area. Para hindi naman masunog yung ating mga capital. Kasi ang importante nga dito, protektahan yung ating mga capital, no? Para makasurvive tayo dito sa ating bear market. Okay? Puntahan natin at i-interpret yung day chart ng ating index. Okay, dito na tayo sa ating PSE index na day chart. I-update muna natin ang kanyang chart. Ito naman guys na i-plot natin, no? Na downtrend nga itong ating PSE index, no? At saka makikita ninyo na kapag plot tayo ng descending triangle, no? Itong ating descending triangle, itong mga trading candles niya, no? Nag-bounce dito sa ating descending triangle naman. At saka ipit na itong ating descending triangle, no? Hindi natin alam kung babaksak pa ito, no? Kasi nga descending itong ating triangle na naiplat. At ang ating mga moving average dito sa ating PSE index, makikita ninyo na nasa taas pa lahat ng ating mga moving average, no? Yan guys, nasa ilalim pa yung kandila natin. Kaya bearish tayo. Bear na bear market talaga tayo hanggat merong COVID naman, no? Sa ating pandemic, no?
tsaka makikita ninyo ang ating MACD. Ganun pa rin guys, no? Nasa ilalim pa rin tayo ng zero area. Kumbaga negative zone pa ito, guys, no? Dito pa tayo nagtitrade, kaya mukhang matatagalan pa talaga ito. Okay, base nga sa ating mga analyst na mukhang isang taon pa, no, na bear market tayo. Kaya watch out lang kayo sa mga papasoking stock. Kailangan pag-aralan mabuti yung ating mga proper planning, no, mga entry, exit at cut loss level naman para makasurvive tayo dito. Okay, puntahan na natin yung unang stock na ating i-update. Unahin natin si Dito sa ating stock update review for the day. Kanina ito ay nag-open ng 10.88, nag-low ng 10.70 at nag-high ito ng 11.60. Saka naman ito nag-close ng 11.38 at up ang ating Dito ng 8.38%. Congratulations sa ating mga Dito Natics ulit, kasi merong gains ang ating Dito for the day. Pero sa kabila ng kanyang gains ulit, ang ating mga foreigners, naglabasan naman ang kanilang mga investment. Dahil Friday, nag-profit take yung ating mga foreigner naman. Check natin ang record nito sa mga foreigner. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng negative 29.97 million na net foreign selling naman, no? Sa kabila ng tatlong araw niyang green day, nag-close naman ito sa red day sa ating mga foreigners ngayong Friday. Puntahan natin at i-update yung chart ni Dito. Sa day chart naman tayo ni Dito. Itong si Dito guys, ito yung kandila niya kanina, no? Indecision candle na naman yung kandila pala nito. Pero ang ating nagiging support lang dito guys, malapit lang naman, no? Kasi itong MA100 natin yung nakasalo sa ilalim. Okay? Check natin yung kanyang MACD. Itong kanyang MACD rin guys, hindi pa maganda, no? Bearish pa rin itong MACD natin. Kasi makikita ninyo, tumagos na tayo dito sa ating negative area, no? Yan. Pero nakitaan nating nag-minor ng konti, no? Itong si Dito. Pero bearish pa rin dahil malayo itong kanyang red line. Aantayin pa niyang dumikit yan guys, no? At ang ano dito, nandito tayo sa ano, hindi maganda. Nandito pa tayo sa ating ano, negative area. Kasi ito yung zero natin dito. Yan. Malayo yung ating ano, no, MACD na para makakyat. Kumbaga matatagalan ang itsura naman nito. Okay? Check natin yung kanyang RSI. Yung kanyang RSI, anong level ito? 37, no? Mababa pa yung RSI, bearish pa rin. Ang gumanda lang yung position ng kanyang RSI, no? Kasi nakatutok ito pababa. Pero umakyat na kasi lumalim ito dati. Ngayon, nakatutok na siya paakyat, no? Pero yung level niya, bearish pa rin dahil mababa. Check natin yung ano nito. Bollinger Band naman. Yan guys, yung Bollinger Band natin. Medyo gumaganda na, no? Nakita ninyo dito kasi itong ating lower band, makikita ninyo, pasok na yung ating kandila guys, no? Yan naman ang good thing na isa. Okay? I-plot natin yung support nito. Ang support pa rin ni dito, itong ating MA100, no? Itong ating red line, 10.08, no? O kaya 10 pesos na yung support natin, no? At ang magiging resistance natin dito guys, i-plot din natin. Ito na yung resistance natin, no? Itong kandilang ito. Yan, nasa 12.88 naman. Okay? Si Dito kanina ay nag-close ng 11.38 at up ito ng 8.38% naman. Ang good thing, medyo nakabalik ito, no? Sa ibabaw ng ating MA100 naman. Okay, puntahan natin yung kasunod na stock. Sunod natin si Premier Horizon Alliance Corporation sa ating stock update review for the day, ang ating PHA. Kanina nag-open ito ng 2.48, nag-low ng 2.32,
At saka ito nag-high ng 2.56, saka naman ito nag-close ng 2.45 at 0% ang ating PHE naman for the day. Pero ang ating mga foreigners, nagkaroon pa rin ng net foreign selling naman kay PHA. Check natin ang record nito sa mga foreigners. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng negative 4.02 million na net foreign selling naman. Pero itong March 11, meron tayong 5.24 million na net foreign buying. At noong March 10, meron ding 2.76 million na net foreign buying din. Kaya magkakaalaman dito sa Monday kung anong gagawin ng ating mga foreigners naman. Kasi ngayon ay Friday, nag-profit take din ang ating mga foreigner. Siguro yung mga nakasalo kahapon, kasi malaki ang gains nito, nag-profit take na kanina, no? Okay, kaya puntahan natin at i-update muna yung chart ni PHA. Sa day chart din tayo ni PHA. Itong si PHA din guys, no? Halos kaparehas din ni dito. Kasi sinalo rin tayo, pero ang sumalo sa atin, itong ating, ano naman guys, no? MA50 naman. Yan, kitang-kita yung kandila niya kanina. Salong-salo ng ating moving average 50 naman, no? Itong blue line. At saka yung kandila pala natin kanina guys, indecision candle din, no? May wick yung candle sa taas, meron din siyang wick sa ilalim, no? Kaya magkakaalaman ulit to sa Monday. Check natin yung kanyang MACD rin. Yung kanyang MACD ganun din, no? Kasi dating umano na siya dito. Yan guys, no? Lumayo siya, bumagsak, pumunta sa zero level, no? Pero ang good thing guys, nakapag-minor siya sa zero level natin, ha? Kasi binatak na yung kandila niya kahapon, no? Pero indecision to, magkakaalaman to next week, no? Kung anong gagawin na movement ulit ng ating PHA naman. Pero ang isa pa, itong ating red line, no? Malayo pa ang distansya sa ating blue line naman. Kaya mukhang matatagalan pa ito. Kung magko-consolidate man ito, medyo matatagalan, no? Kasi malayo yung distansya. Okay? Check natin yung level ng kanyang RSI. Flat na yung RSI natin guys, no? Kaya good din ito. Ang level nito 46.83, no? Bearish pa kasi nasa ilalim pa ng 50, no? Pero ang good thing din dito guys, dito sa ating RSI, yun na nga, pagbagsak nito galing sa itaas, yan, bumagsak pa. Ngayon, kumambyo siya guys, no? At ngayon, flat na siya. Yan na yung style nito. Okay? Gumaganda rin yung kanyang RSI naman. O kaya lumalaban, no? Check natin yung ano, Bollinger Band nito. Yan guys, yung ating lower band ng ating Bollinger Band naman, no? Plot natin. Ito guys, okay? Yan. Ang good thing din guys, pasok na yung ating ano, no? Itong ating kandila rin kanina, no? Sa ating Bollinger Band naman. Kaya makikita ito sa Monday kung anong gagawin ni PHA naman natin. I-plot natin yung support nito. Trace nga natin kung meron pa rin, no? Sa Fibonacci. Dito sa ilalim. Saktong-sakto yata guys, no? Ay hindi, sa ilalim na, no? Nasa lower band tayo, no? Yung pinakita ng Fibonacci natin, okay? Plot natin. Una, ang immediate support natin dito guys, itong ilalim ng kandila, no? 2.40 yung ating MA50, no? Pero ang kasunod na support nito ayon sa ating Fibonacci, yung lower band, no? Halos yung lower band, 2.18 naman, no? At ang ating resistance, i-plot din natin. Ito naman guys, 2.67 naman ang ating resistance kay PHA. Kanina si PHA ay nag-close ng 2.45 at 0% ito, no? At ang kanyang kandila, indecision candle, no?
spinning top ba ito o doji, no? Yung kanyang kandila. Kaya magkakaalaman next week si PHA. Puntahan natin yung kasunod na stock na. Sunod natin si Apollo Global Capital Incorporated sa ating stock update review for the day. Ang ating APL naman, kanina ito ay nag-open ng 0.2080, nag-low ito ng 0.20 at nag-high ito ng 0.2180. Saka naman ito nag-close ng 0.2030 at down din si APL ng negative 2.40%. At ang ating mga foreigners, nagkaroon din ng net foreign selling. Check natin ang record din nito sa foreigners. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng negative 8.69 million na net foreign selling din, no? Pero meron pala tayong 3 days na sunod-sunod ngayong week na net foreign buying naman. Kaya good thing pa rin ito, guys. Magkakaalaman din ito sa Monday kung anong mangyayari kasi given na ngayon dahil Friday, profit taking day, kaya nag-red tayo sa mga foreigner naman. Puntahan natin at i-update yung day chart ni APL. Okay, sa day chart na tayo ni APL. Itong si APL naman, guys, makikita rin nyo dito na itong kanyang mga moving average, guys, no, hindi pa maganda. Kasi itong mga MA9 natin hanggang MA50, nasa taas, no, nasa taas ng ating kandila. Pero itong ating kandila kanina, guys, napakaliit, no, pero pasok na siya dito sa ating consolidation box, no. Yan naman yung good thing. Pero ito ay maliit na inverted hammer yata ito, no? Hindi natin alam kung magda-downtrend uli ito next week, no? Kasi inverted hammer tayo, no? Pero kung babagsak pa ito, ang aabot ito dito, guys, no? Sa ating MA100. Yan naman yung sasalo sa atin, okay? Check natin yung kanyang moving average. Itong kanyang moving average din, bearish pa ito, guys, ah. Kasi itong ating blue line nasa baba pa. Pero ang maganda, tumagos na siya dito, no, sa zero, no. Pero ang maganda, nakaano na ito. Naka-minor na, guys, no. Yan. Ito naman yung ating red line. Yan, medyo lumalapit na, guys, no. Hindi na ito pabulusok. Pero mukhang matatagalan pa ito sa kanyang consolidation naman si APL natin, no. Itong ating RSI, ganun din, guys, no? Flat kanina yung ating RSI. Pero good na rin ito kasi dati bumagsak ito. Lumalim nga ito, guys, no? Pero ngayon, pag-cambio niya, naging flat, no? Yung ating RSI na ngayon, no? Para ma-prevent yung pagbagsak nito ng malalim, no? I-flat natin yung level ng kanyang RSI. Kanyang RSI nasa 40 to, no? Bearish din pa. Pero gumaganda na rin dahil nga kung tatahiin niya dito sa gitna, good thing na rin para makitaan natin saan to mag-consolidate, no? Check natin yung Bollinger Band. Yan, guys, no? Pwede pa rin itong bumaba dito sa ating MA100 kasi yung ating Bollinger Band naman, ang sinabi nito, nakabuka pa, guys, no? Yan. Pwede pa itong mag-slide, no? Pero ang good thing, nakasampa naman siya. Nasa loob na siya ng ating Bollinger Band, okay? Kaya lumalaban naman ang ating APL, no? Pero crucial pa rin ito. Magkakaalaman pa ito next week. Plot natin yung ano nito, support and resistance. Yung support na natin dito, itong ilalim pa rin ng ating consolidation box, no? 0.2023. At ang malalim nating support dito, guys, itong ano, no? Kasi hindi pa niya tinatch ito, eh. Itong ating plot natin, moving average 100 na, no? 0.1483. Kung magdidip pa ito, no? At ang ating nagsilbing resistance ngayon, i-check din natin. Ito na, guys, no? Yung itong kandilang to nasa gitna. 0.2503 naman. Okay?
Kanina si APL ay nag-close ng 0.2030 at down ito ng 2.40% naman. Okay? Puntahan natin yung kasunod na stock. Isama rin natin si Basic Energy Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating BEC naman, kanina ito ay nag-open ng 0.94, nag-low ng 0.90 at nag-high ito ng 0.98. Saka naman ito nag-close ng 0.93 at down din ang ating BEC ng negative 4.12% naman. Pero ang ating mga foreigners, meron namang net foreign buying kay Basic Energy Corporation. I-check natin ang record nito sa mga foreigners. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng 43,520 na net foreign buying naman. At 3 days na pala tayo guys, no? Na green day sa ating mga foreigner, kaya good thing din ito na nag-close tayo ng Friday na green sa ating mga foreigner. Malalaman din ito next week kung anong gagawin ni BEC naman. Ngayon puntahan natin at i-update din ang day chart ni BEC. Sa day chart na tayo ni BEC, itong si BEC guys, mapapansin natin dito may yung iplinat ko yung ano, no, yung darbas box natin, itong consolidation area niya, no, na yung ating kandila kanina doji, no, yung ating kandila, itong doji may wick sa taas, may wick sa ilalim, indecision candle pa rin ito, no, kaya hindi pa nakakapag-decide yung ating BEC kung aakyat o bababa, no, kaya crucial pa rin ito. At saka laglag pa rin tayo dito sa ating darbas box, no? At mapapansin ninyo bearish din kasi nga yung ating mga moving average nasa ano pa guys, no? Nasa taas pa yung ating mga MAs naman, no? Yan. At nasa ilalim yung ating kandila. Kaya bearish pa tayo. Hindi pa tayo nakasampa dito sa ating dating darbas box, no? I-check natin yung kanyang mga moving average. Itong kanyang moving average din, itong blue line, no, tumagos na rin sa ilalim pero lilo naman siya guys. Yan. At saka naka minor na ito, no, pero ang ano, papailalim na ito, kumbaga sinagasaan na niya, no, yung ilalim ng zero, pero hindi naman ganun kalalim siguro ito guys, no, yung bababaan nito. At ang ating red line, malapit pa naman, no? Pero yung slope nito, maliit na. Kaya, hindi naman ganong kabagsak, no? Plot natin yung kanyang RSI din. Itong ating RSI. Anong level kaya ito? 42.69. Bearish din pa yung ating RSI, guys, no? Dahil, ito yung position niya. Ito yung bumagsak. Yan, pinilit niyang umakyat pero hinila pa rin siya, no? Sa ilalim pa rin nagtitrade, bearish pa. Ang ating ano na dito guys, kung lalalim itong si BEC, malalim pa ito, no? Yung kung itatouch niya itong ating ano, ha, posible pa ito dahil hindi pa tayo nakapasok sa ating ano, consolidation box, no? Pwede niyang mag-correct pa dito, no, sa ating MA100. Malalim din to kung magko-correct dito. Kasi mapapansin ninyo dito guys na meron nga tayong gap dati itong area na ito. Kaya pwede pa niyang balikan yan, no? Yung ating MA100 naman. Check natin yung ating Bollinger Band. Yan naman yung ating Bollinger Band. Maganda na rin pala kasi nakapasok na yung ating kandila, no? Ito. Yan guys, pasok na siya, no? Pero pwede pa nga mag-slide to kasi nakabuka pa itong ating lower band pailalim, no? Pwede pa yon. Kaya watch out pa kayo dito kay BEC naman. Plot natin yung support and resistance nito. Yung support natin dito sa ilalim, no? Saktong-sakto sa kandila pala kanina. Yung ating support.
Yan. Nasa 0.90, no? Yung ating support. At ang immediate support natin yan, 0.90. Kung malalaglag ito, pwedeng balikan niya itong ano natin. Ito yung una siya nag-trade dito. 0.70 naman, no? At ang ating resistance, i-plot din natin. Sa gitna, no? Yung sinabi ng ating Fibonacci. 1.14 naman yung ating resistance kay BEC. Kanina nag-close ito ng 0.93 at down din ang ating Basic Energy Corporation ng negative 4.12% naman. Puntahan na natin yung kasunod na stock. Sunod natin si Vulcan Industrial and Mining Corporation sa ating stock update review for the day, ang ating BUL. Kanina nag-open ito ng 2.40, nag-low ng 2.30 at nag-high ito ng 2.51. Saka naman ito nag-close ng 2.35 at down din ang ating BUL ng negative 1.67% naman. At ang ating mga foreigners nagkaroon din ng net foreign selling for the day. Check natin ang record din nito sa foreigners. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng negative 369.50,000 na net foreign selling naman. Pero makikita ninyo guys na apat na araw na sunod-sunod, no? Mula Monday hanggang Thursday tayo na green naman sa ating mga foreigners. Kaya good thing pa rin ito. Normal ito guys kasi pag Friday nga is profit taking day, no? Kaya makikita ulit natin kung anong mangyayari next week kay BUL naman. Puntahan natin at i-update yung kanyang day chart. Sa day chart tayo ni BUL, itong si BUL naman guys, makikita natin dito na nagko-consolidate, no, yung kanyang mga trading candles. At ang nag-support sa atin dito guys, itong ating MA50, no, itong ating blue line. Titignan ninyo, nakapatong yung mga kandila niya, no, sa ibabaw ng ating blue line. Kaya good thing pa rin ito. Pero itong ating MACD, bearish ito guys, no, itong kay BUL naman. Kasi makikita ninyo itong ating blue line nasa ilalim at saka malayo yung distansya nito sa ating red line, no. Pero ang good thing guys, parang nagme-minor siya. Pero mukhang lalalim pa dahil nga na-touch na niya itong ating zero level, no. Yan naman, kaya matatagalan din ito ang ating BUL. Kasi aantayin pa niya itong ating red line, no, na lumapit. Yan naman. Itong ating RSI din, maganda na rin ito guys, no. Kasi ito nung nag-downtrend siya, tapos ngayon tumatahi siya, no. Tumatahi siya dito sa gitna. Okay? Good na rin iyan. Para makitaan ng consolidation naman itong si BUL, no. Itignan natin yung kanyang Bollinger Band. Ito naman guys, yung kanyang Bollinger Band. Pasok na pasok din tayo, no, yung mga kandila niya. Yan. Pero nakabuka pa ito pa ilalim, no, itong ating lower band. Kaya pwede pang mag-slide to pababa, no. Kaya watch out din pa kayo. Dahil nga kanina itong kanyang kandila rin, indecision candle din, no. Kasi may wick yung candle sa taas, meron din sa ilalim. Okay? Kung lalalim din ito guys, malalim itong ano, MA100 natin, no, kung magko-correct siya dito. Hindi natin alam, no. Kaya babantayan din natin si BUL. I-check natin yung ating Fibonacci kung kaya pa nitong i-trace, no. I-retrace itong si BUL. Yangat natin konti sa wick ng candle. Yun. Saktong-sakto guys, no? Sa ilalim ng ating lower band yung ating support, okay? Plot natin yung support natin. Ito yung sabi ng ating Fibonacci naman. Dito sa level na ito, no? Baba natin konti. Yan. 2.04 pala ang ating support, no. At ang ating resistance dito guys,
saktong-sakto sa wick yata ng candle din, no. Pero ito na yung resistance natin, itong green line, no. Itong ating MA9 na, no. Yan na yung magiging resistance nito. Plot natin. Itong ilalim ng MA9. 2.59, no. O kaya 2.60 na yan. Magkakaalaman din next week to kung anong gagawin kasi indecision candle tayo. Kanina si BOL ay nag-close ng 2.35 at down din ito ng negative 1.67%. Puntahan natin yung kasunod na stock. Isama rin natin si Lodestar Investment Holdings Corporation sa ating stock update review for the day. Ang ating Lodi naman, kanina ito ay nag-open ng 1.28, nag-low ng 1.22 at nag-high ito ng 1.38. Saka naman ito nag-close ng 1.37 at up ang ating Lodi ng 4.58% naman. Check natin ang status nito sa ating mga foreign investors. March 12, 2021, zero ang ating net foreigner, no? Walang pumasok at walang lumabas o kaya sakto lang, no? Kumbaga even yung ating pumasok at lumabas kaya nag-zero yung kanyang record naman, no? I-check natin yung day chart naman ng ating Lodi. Sa day chart tayo ni Lodi. Itong si Lodi rin, guys, no? Yung kandila niya kanina green din, no? Hammer ba ito? Yung kandilang ito, malaki kasi yung ano, no? Yung kandila. Pero ang good thing, guys, inano tayo, no? Sinalo tayo nitong ating blue line na, no? Itong MA50 rin natin, no? Yan naman, guys. Check din natin tong kanyang MACD. Tong kanyang MACD rin, guys. Nakikitaan natin ng ano na, no? Ng pagmi-minor, no? Kasi dati pabagsak talaga ito. Pero nakita ninyo dito, guys, nag-curve ito, no? Tsaka nagme-minor siya pero mukhang lalalim pa, no? Kasi malapit niya na siya dito sa zero area. Mukhang tatagos pa siya sa ilalim kaya mukhang matatagalan din tong si Lodi rin natin, no? Mukhang mag-aantay pa ito ng catalyst bago makabalik, no? Yan naman. Malayo rin yung ating red line. Kaya bearish pa ito si Lodi natin. Itong kanyang RSI, check natin kung anong level ito. Yan, guys, na 45 naman yung ating RSI. Check natin yung kanyang ano, yung level, ay yung kanyang ano nito, yung movement, no? Galing ito sa taas, bumaba, pero ngayon nakabalik, no? Kumambyo siya. Yan din naman, gumaganda yung position ng ating RSI, no? Yung positioning, no? Yun na nga lang, itong MACD natin, bearish pa ito, no? Yan, guys, okay? Check natin yung Bollinger Band. Yung Bollinger Band din natin, nakabalik na yung kandila, no? Nakaakyat na siya sa loob ng ating Bollinger Band. Yan naman. Pero crucial pa rin ito, guys, kasi nasa ilalim pa tayo, no? Pwede pang mag-slide ito, no? Kasi very volatile din tong si Lodi natin. Makikita ninyo, may mga malalaki siyang kandila, no? Kung lalalim ito, malalim itong MA100 din natin kung magkokorek pa siya dyan, no? Hindi natin alam. Kaya babantayan din natin si Lodi. I-check natin yung support and resistance nito. Dito sa ilalim pala. Yan. Ito may wick yung candle dito. Okay. Yan naman, guys, no, yung ating support. Ito ay plot natin. Support natin is 1.27, no? Sakto sa ilalim ng kandila kanina. At saka sakto pala dito sa ating ano, moving average 50, no? At ang ating resistance, plot din natin. Ayon sa ating Fibonacci, hindi nakuha. Yan, kuha ulit tayo ng pang plot.
Yan naman guys, no? 1.43. Baguhin ko lang ng kulay itong ating support. Lagyan ko ng pula. Yan, ang resistance natin 1.43 at ang support natin 1.27 naman. Kanina si Lodi ay nag-close ng 1.37 at up ito ng 4.58% naman. Puntahan na natin yung huling stock na isinama natin sa ating stock update review for the day. At ang huling stock na isinama natin sa ating stock update review for the day, si Prime Media Holdings Incorporated, ang ating prime naman. Kanina ito ay nag-open ng 3.06, nag-low ng 2.86 at nag-high ito ng 3.20. Saka naman ito nag-close ng 3 pesos at down din ang ating prime ng negative 1.96% naman. Pero ang ating mga foreigners, meron naman tayong net foreign buying for the day. Check natin ang record nito sa ating mga foreign investors. March 12, 2021, nagkaroon tayo ng 1.84 million na net foreign buying naman. Tsaka makikita ninyo guys na maganda pa yung record ng ating prime, no, sa mga foreigner kasi mas marami yung green sa kanyang record naman. I-update natin ang day chart nito. Sa day chart na tayo ni prime. Itong si prime naman guys, makikita ninyo, no, na yung kanyang kandila rin ngayon. Sinalo tayo ng ating itong MA9 natin guys, no, itong green line. Yan, pero yung ating green line nakikita ninyo pa uptrend dati. Ano na siya, no, nag-flat yung ating green line, no. Ibig sabihin nagko-consolidate. Kumbaga parang pinanghihinaan ang ating prime. Kasi mataas naman na yung inakyat kasi nito. Ang crucial din dito guys, itong ating kandila for the day. Naging ano rin, no, indecision candle tayo, no. Kaya magkakaalaman to next week kung anong gagawin ni prime kasi hindi pa to nakakapag-decide dahil nga indecision kanina, no, Friday. At ang isang crucial dito guys, nanghihina itong ating MACD naman kay prime, no. Kasi makikitaan ninyo na itong ating blue line nung umakyat, maganda yung distansya, no. Yan. Pero ngayon parang hinila siya, hinila na siya ng ating red line. Malapit na siyang dumikit, no, sa ating red line naman, okay? Ito yung ating red line. Parang nanghihina na, no. Kaya watch out din kayo dito guys, mukhang didikit ito. Kung dumikit ito at umilalim tong ating blue line, baka malalim yung babaksakan nito, no. Kaya tingnan ninyo mabuti yung ating mga indicators naman, no. Yung ating RSI naman dito, ito guys, no, nung nag-uptrend siya, ito yung malakas na portion niya, yung nandito siya sa taas, no. Kita ninyo na maintain niya ito. Dito siya nag-trade, no, tong RSI. Pero ngayon kasi nanghihina nga base sa kanyang MACD, pumasok na siya sa good area, no. Yan guys, no, dito niya tinatahe. Kung umilalim pa yan, ibig sabihin babaksak tong presyo nito, no. Pero ang magiging support naman natin dito, ang una, no, itong ating MA20, itong ating yellow line, no. Yan. Pero i-check natin yung level nito mamaya. Check muna natin at unahin tong Bollinger Band, no. Itong Bollinger Band natin, makikita ninyo yumuko na rin guys, ha. Yan guys, ito nung nag-uptrend kasi to, eh. Yan yung upper band ng ating Bollinger Band, no. Ngayon yumuko na rin kasi nagko-consolidate nga. I-check natin yung ano nito, support and resistance, kung kaya nito. Saktong-sakto guys, no, yung nag-support kanina, itong ating MA9 na itong green line, sakto sa sinabi ng ating Fibonacci na ito nga yung support natin, immediate support, no. Sakto na yung pagsalo niya sa kandila. Yan, no, nasa 3 pesos, no, o 2.97. At ang kasunod na support natin dito guys, itong ilalim, no, malapit sa ating MA20.
2.57 naman siya, no? Ang magiging resistance na natin dito, itong previous candle kahapon, okay? Plot natin. Ito naman na. 3.41 naman, okay? Check ninyo yung mga risk level ratio ninyo dito. Kay prim kasi nanghihina siya, no? Kung papasukin ninyo, medyo tingnan ninyo maigi. Kasi mukhang magko-consolidate pa ito, kaya pwede nga itong hilain pababa kasi nanghina na tong MACD, no? Pero kung mag-green tayo next week dito at mahaba yung kandila, kaya pambatakin itong MACD na ito pataas, no? Okay? Kanina nag-close ito ng 3 pesos at down ng negative 1.96% naman ang ating prim. Silipin muna natin yung ating summary of stock trading day. Okay guys, silipin natin itong ating naging stock trading day kanina, March 12, 2021. Kung ano ang naging record nito sa ating stock market Philippines naman, no? Tignan natin yung summary of trading day. Unahin natin tong PSEI chart. Ito yung ating chart kanina guys sa ating PSEI, no? Nanggaling tayo sa 6,719, no? Pumunta tayo sa 6,734. Tsaka umakyat tayo around anong oras na ito? 9:39, no? 6,747 na. Tapos bumaba ulit tayo, no? Nag-dip tayo nung 11:51 AM, no? Ng March 12, nag-dip tayo ng 6,694 area. Tsaka nag-trade ulit tayo. Tsaka nung huli, ito yung level na pa-closing na guys, no? 6,709 around 12:47 na, no? 12:47 PM kanina. At tsaka nung huli, makikita ninyo itong ating chart, mayroong buntot, no? Binatak tayo pataas o paakyat, no? Nung closing. Yan. 6,729 naman tayo nag-close. Kaya makikita ninyo ito yung closing ng ating mga stock kanina, itong tumatakbo sa taas ng ating ticker naman guys, no? Check natin yung mga top 10 na actives. Itong top 10 na actives stock natin kanina, andito si Dito, si BPI, si PHA, si Ali, si APL, si ASEN, si BDO, si ACE, si TEL, at saka si ICT naman. Yan yung top 10 na active stock natin for the day. Puntahan natin itong mga gainers stock. Ito yung top 10 din na gainers natin guys. Nanguna si LRW. Meron tayong 32.26% na gains. Itong si SGP, merong 10.48% na gains. Si BKR, 8.59%. Si Dito, 8.38% na gains. Si ARA, 8.20% na gains. Si KEP, 7.50% na gain. Si CHI, 7.18% na gain. Si LAND, 7%. At si I, 5.71% naman. At ang huli, si MFC, no? 5.56% naman. Check din natin yung mga top 10 na losers stock natin for the day. Ito naman yung mga losers guys, no? Nanguna si MAHB, negative 13.15%. Si ANS, negative 11.41%. Si SPM, sumunod si SFIP, si RLT, si CEI, si IS nandito rin guys, no? At saka si Dabin nandito ulit, no? Down uli siya ng negative 5.41% naman. Si SLI, down din ng negative 5.29%. At si MBC, down ng negative 4.71% naman. Check natin yung aking nasa watchlist. Kung ano ang nangyari sa mga stock na ito. Yan guys, no? Marami rin palang green kanina. Yan. Yan naman, okay? Kaya ngayon,
weekend guys, no? Kaya aralin ninyo yung mga stock na korsonada ninyo para Monday alam na ninyo kung ano naman yung magiging movement o yung mga indicators nito para hindi masunog yung mga capital, lalo na yung ano guys, no, practicing yung ating mga trailing stop at cut loss level. Yan yung importante dito, lalo na dito sa ating bear market naman. Okay, yan muna. Alright, yan ang ating naging stock update review for the day ngayong March 12, 2021 sa ating Stock Market Philippines. Ngayong Friday, last day of trading of the week. Kaya, happy weekend po para sa lahat and God bless. Hanggang sa muli!